Sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, November 7, 2022 para po sa 32 linggo sa karaniwang panahon. At ngayon din po ay sisimulan natin ang panibagong sulat na ginawa ni Apostol San Pablo. Para po sa ating unang pagbasa at pagninilay, ito po ay hinango sa sulat ni San Pablo kay Tito, chapter 1 verses 1 to 9. Mula kay Pablo, alipin ng Diyos. Sinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos. Palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makapaglalapit sa atin sa Diyos at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palalangin ang sanlibutan, ang buhay na ito ay ipinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Ipinahayag naman ito sa takdang panahon at ipinagkatiwala sa akin upang ipangaral ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito, tunay kong anak sa pananampalatayang ipinagkaloob sa ating lahat. Sumaiyunawa ang pagkalinga at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Iniwan kita sa Kreta upang ayusin ang mga bagay na wala pa sa ayos at pumili ng matatanda sa simbahan sa bawat bayan ayon sa itinagubilin ko sa iyo. Ang pipiliin mo'y yaong walang maaaring ipintas. Minsan lang nag-asawa, ang mga anak ay mananampalataya at hindi magugulo o matitigas ang ulo. Kailangan walang kapintasan ng isang tagapangasiwa ng simbahan, sapagkat ang pamamahalaan niya'y mga gawaing ukol sa Diyos. Kailangan hindi siya palalo, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi mapusok o gahaman, bukas ang tahanan, maibigin sa kabutihan, may sariling bait, tapat makitungo sa kapwa, masunurin sa Diyos at marunong magpigil sa sarili. Kailangang matatag siyang nangahawak sa tunay na aral upang ito'y maituro sa iba at maipakilala ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa panibagong aklat, panibagong sulat, ang ating pong narinig at sinisimulan sa linggong ito. So, maikli lang po itong sulat ni San Pablo kay Tito. Si Tito ay isang hintil na nahikayat sa Kristyanismo. Kumbaga, pag sinabing hintil, pagano na rin, no? Pero nahikayat sa pananampalatayang Kristyanismo at naging kasama at katulong ni Pablo sa pamamahayag ng mabuting balita. Iniwan siya ni Pablo sa isang bayan o sa isang pulo ng Kreta upang pamahalaan ang iglesia doon, o ang simbahan doon. Ang sulat na ito ni San Pablo kay Tito ay nahati sa tatlong pangunahing paksa. At ang una nga, yung narinig natin, so ibig sabihin ay maikli lang po ito, no? 3 chapters lang kung inyo pong babasahin. So napakaikli po. Pero naglalaman ito ng mga aral na dapat na sundin para sa isang komunidad. So, umpisan po natin, no? Yung unang bahagi po ng paksa, ipinapaalala kay Tito ang mga katangian na dapat taglayin ng mga namumuno sa iglesia, lalo na sa harap ng masamang karakter ng maraming taga-Kreta.
So, yung katangian na dapat taglayin ng isang namumuno sa isang simbahan. So, maganda po no, na mapagnilayan natin. Sana po hindi tayo maligaw no, kasi nung panahong iyon, pwedeng mag-asawa yung mga pinuno. Bagamat may mga ibang simbahan po tayo na pwedeng may asawa ang kanilang pastor o yung pastol nila. Pero siyempre, sa simbahan natin sa Katoliko, dahil nga no, meron kaming vow of celibacy, kaya hindi pwedeng mag-asawa bilang pare. Pero yung usapin na kung ang pipiliin ng mga mamumuno sa isang simbahan, ay narito yung ilang mga batayan na dapat isaalang-alang sa pagpili para mas maging maayos ang pagpapatakbo ng simbahan. Kasi sabi nga dito, ang pamamahalaan niya ay mga gawain ukol sa Diyos. At napaka-importante o napakahalaga sa isang namumuno yung meron kang credibility. Parang sa isang organization, sa isang community, sa isang opisina, kung sino man yung leader na itatalaga o pipiliin, kailangan credible. Kaya kailangan niyang mapangatawanan yun. Ano yung, kasi mahirap po mawalan ng credibility. Mahirap magsalita sa harapan ng mga tao kung ikaw mismo ay hindi nagiging credible na yung pamumuhay mo iba sa naririnig sa'yo o pwedeng magaling kang magsalita lang pero hindi naman nakikita sa pagsasabuhay sa sarili mo no, sa pang-araw-araw. Kaya nawawalan ng credibility. Mahalaga din no, na bilang mga namumuno sa simbahan ay yung kanyang pamilya ay maayos din. Dahil nga kung paano mo pamamahalaan ng isang komunidad kung mismong pamilya mo ay magulo. No? So, bahagi po yun no? Kaya, na binabanggit po dito. Siyempre, sabi nga hindi maglalasing, hindi magagalitin, hindi gahaman, maibigin sa kabutihan, so, tapat makitungo sa kapwa. So, ilan lamang po ito sa mga katangian na dapat taglayin ng isang namumuno sa simbahan man o sa mga trabaho. So napaka-importante po na tayo at mapanatili natin yung credibility na dapat. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.